Southeast Asian Qualifier brought to you by PLDT Home Fiber Smart Live More, HyperX, NVIDIA, and Logitech. Logitech. Ayan. Natingnan mo naman ang Mineski X. Binugbog ng Mipo, hindi binan si Mipo. Oh, walang respect, man. Dekets ko yan kung bakit. Ihintay, ilalast pick niyang next gen Vietnam malamang si Mipo Rino na naman. So, might as well leave the last ban for anti-Mipo. Diba? Pag finers pick mo si Mipo, para ka nagpapatiwakal nun. Para ka nang gusto ko pong mamatay, guys. Parang ganun yun. Oo, oh, kasi kumbaga yung Mipo kanina kasi isa very, very surprising pick para dito sa next gen Vietnam. So, Mineski X, caught off guard sila dun eh. Hindi, miski naman ako eh. Wala naman sa meta kasi si Mipo. So, medyo in-underestimate kasi ng kumbaga ng team ng Mineski X na yung Mipo is not very effective in this meta. So, kumbaga, inisip nila, baugin na lang sa mid game. Pero yun nga, yung problema. Binawi nila sa, ano, sa stocks. Nakabawi agad tong si Mipo. Ayun. So, anyway, ngayon, cute naman. Vengeful, NP, Lion, Tidehunter para sa next gen Vietnam. Ayan na naman sila. Medyo hindi na naman obvious yung kanilang mga pagpipili. Offlane, Tidehunter. Hindi, ano? Ano to? Offlane Tidehunter? Hindi. Nature's Prophet. Kerevenge. Kerevenge. Tawa, apat na support. Tatlong support. Ano yan? Kamusta po Mineski dito sa ESL? Kung yung Mineski yan na Mineski natin, Mineski Sports 5, pasok na po sila sa ating sa Philippine Qualifier. Sila na po ang representative natin sa Pilipinas. Now, for Southeast Asia, ito po ang laban ng Mineski X laban sa next gen ng Vietnam, in which they have lost. 1-0 na po ang score, lamang po ang next gen dito for some strange reason dahil nasurpresa sila sa Mipo Rino. At yan, Slark para sa Mineski X, finally! Meron na tayong pangontra laban sa Mipo kung sakasakali man na pumili ng Mipo Rino dito. So, para sa'yo, effective na pang-counter si Slark against lahat Mipo. Ng meron si Slark, pangontra kay Mipo. 10 ito pa lang, oh. Yan pa lang. Oh, sige, inet mo ko. Oh, tara, tawa tayo. Shadow dance. Eh, kung mag-shadow dance ka, magpo-push siya sa harapan. Mag-ano? Poof. May i-heal. I-heal yung damage. You're sure you're just gonna regain. Tapos kinakalmot-kalmot upaya. At syempre, merong Vlad siyan, si Slark. Diba? Tapos makakuha siya, makakuha ng Aji. So, ngayon, sabi ko nga sa inyo, last pick, last ban, ano yan? Last ban, Mipo. Yan. So, not surprising kasi kami mga pro, alam na namin kung ano yung ganyang kalawan. Hindi ako pro, pero ibig ko lang sabihin is, alam mo na. Alam ko na. Diba? Hindi ako magaling, pero, kumbaga, if you are actually paying attention, ganun yung mangyayari. Alchemist, last pick para sa next gen Vietnam. At mukhang oras na ata para umakyat ng Vietnam sa economic circle. Tingnan natin. Tingnan natin dito kasi actually for me, hindi effective si Alchemist against Aslan kasi nakita ko na nga yun sa dati nun sa Secret versus, I don't know, kasi ba sa sino yung kalaban nila na may Alchemist? AOG! Yun, hindi eh. Actually, mayaman ka nga pero kinukuha ka ng stats kasi mayaman din si Slark. It's not very effective at all. So, tingnan natin dito kung mag... Kasi yun, kasi sabi ko kanina na doubt ako dito sa next gen sa Mipo pick nila. Tingnan natin dito kung mag-workout pa rin yung Alchemist pick. Actually, magandang angulo mo dun eh. Kasi actually, Slark is a counter versus any strength hero. Kasi ang kinukuha ni Slark, minus 1 sa lahat ng stat. Pag kinuha na ka ng strength, lalambot ka lalo. Tapos, for strength types, eh, lilitin yung damage mo. So, habang lumiliit yung buhay mo at yung damage mo, kay Slark lumalakas. So, napakalaking bagay nun, di ba? Especially si Alchemist, nagre-rely siya dito sa kanyang regenerating power. Eh, kung since na sinisip-sip na ni Slark yung strength is nababawasan ka rin ng HP. Oo, di ba? So, ayun, pero ito, Templar Assassin ni Jaco po ito, mga kaibigan. Cute. Sigurado ako dito. Kumbaga, parang isa to sa mga paboritong hero ni pareng Jaco. Oo, medyo gamay na gamay niya. Bukod sa Tinker. Yan, TAD na mga gusto niya. So, tingnan natin mga kaibigan, ito na barak na ito. PH daw po ba yung Mineski X? Hindi po, they are based in Malaysia, sa Sabah, Malaysia. Joke lang. Sa may Malaysia yan. Sa Malaysia yan. And si Jaco po ang kaisa isang Pinoy. Halo-halo po ang team na yan. Malaysia X, basta X Pinoy. Oo, yun. So, yan, siya po ang isang Pinoy lang na dyan. Exactly. Yan, pasharos daw po kay Crush, kay Loriz. Mapapansin mo din ako, mapapadakin ka Finn. Ano yun? Mapapasakin ka rin. Tapos sabihin si Checo, represent ba ng Pilipinas sa Mineski X? Hindi, ano yan?
sister company or sister team ng Mineski yan na counterpart natin sa Malaysia, hindi po yan. Yung Philippine, yung Mineski po kasi ay representative na sila ng Philippine qualifier. So, yeah po. Isipin nyo na lang ganito, kung merong ano, merong Sanmic team ano, San ano, Ginebra, meron ding team na Sanmic Lights. Kung merong Denki 1, may Denki 2. Oh, parang ganun lang. Napaka-basic. So anyway, pakilala ko muna yung ating mga tropa beefs dito andito sa Mineski X. Si Extinct as the Witch Doctor ulit. Jacko would be playing the TA. X Nova as the Earth Spirit ulit. Winter as the Darkseer. This time around, itong si Kay Feeny ang Slark sa kabila. Sa kabila naman, si Dat Bebong would be playing Tidehunter. Si Magical will be playing Vengeful Spirit. Different Heaven will be playing Alchemist. Tapos si... ano to? Dr. Pushy. Dr. Pushy will be playing Lion and... sa wakas tumama. Not si Tengu as Nature's Prime. Kasi tinaano ko na, binilang ko na sila. Kasi hindi ko binibilang. O yun, sabi niya, atakin ko na kagad to para halatang nga dito. O new meta para sa Vietnam. So tinatawin mo ka na, ayun, nag-XXXXX is real. Sobrang dami X nun, mukhang ano na, rated R na. Oo, pero ang ganda na dito ha, pwestuhan ng Mineski X this ward though. Very, very good spotting yung mga mag-rotate kung sakasakali. And actually, this ward disabled NG from pursuing an early kill para sa kanila. Kaya ngayon, secured lang, chill lang dito. Jacko would be taking the rune, obviously. Para sa akin kasi yung matchup ng Alchemist versus a TA, akin pantay lang kasi kayang tanggalin ni Alchemist yung ano eh, yung ayan yung armor ni o yung refract ni ano, pero boost ba? Nawawala yung ano, yung dilaw-dilaw, yung pink ni Temper Assassin sa kamay. Actually yata sa set na yan ganyan eh. Pero hindi, alam ko almost all sets ganyan naman siya. Nagpapalit lang pag may immortal. Tingnan natin. Ewan ko, ngayon ko lang nakita 'to nawala eh. At ironic kasi kay Jacko, ito yung isa sa mga paborito niyang hero, pero wala siyang set kahit isa. Eh, alam mo naman ang Pinas. Hindi naman tayo ganun kayaman. Hindi tayo okay. Manin sa item. Ako nga, namumulubi lang ako may sa item. Mahirap ang buhay, ano? So, yung walang immortal is real pa tayo dito. Parang, tingnan natin. Alam naman natin, di ba, sabi, ang kasabihan natin, pag walang item, talo. Mahina. Malin mo, iba na ang mundo. Si Alchemist, walang Radiance. Katulad ni Yamati kanina. Ay, di. Kanina, si Radiance. Hindi pa lang may kiting item. Hindi, mahirap ang buhay. Ano ba Vietnam yan, eh? Mahirap talaga ang buhay. O, diba? Mahirap eh. So, mahirap. Wala mga item ang makamutin mo. Mga boy hubo. Mga team chill lang sila. Wala pa silang item dito. Pero yun na nga mga kaibigan, sobrang... Oy! Pipitas ng courier si Tengu. Akala niya pub game. Pero, hoy, what are you doing? You're disabased, bro. Titipin na lang daw siya papala yung mga kaibigan. Bumaba siya for some strange reason. Eh, wala naman siyang tulong dito. Ah, okay. So, safe lane Nature's Prophet. Stanini. Pero kasi pinapakita nila kasi puro sila wrong range dito at sa sakit ng damage sila. Pero still incapable of getting the first blood dahil kulang pa sila sa vitamina dito. Boots of speed ang pinili ni Nature's Prophet instead of getting maybe a null talisman pampalakas ang kanyang DPS. So abandoned lane talaga nila yung top lane. So Slark would be having a very great time. Oo nga. Dito sa Mineski X. Ano kaya ang plano dito ng ano? Kasi actually Nature's Prophet can be a good offlane dito sa laro na to dahil hindi naman siya makakahit ng isang ano eh, isang Witch Doctor at ano eh, unless magro-rotate si Templar Assassin. Oh, wag na lang may underestimate itong si Kay Feeny, nakapag free farm siya dito, naku po, ayan. Anyway, pakisabi daw kay Jules na magbakasyon din siya, magkakain naman daw po siya, wag puro Dota o nga ano. Shoutouts nga pala kay paring Jules na parang tatlong ubo na lang. Kung siya yung mga tropa namin, tatlong ubo na lang, eh, magdi-different heaven na. Oo nga, naku po. Pasharad daw kay Dar, DM at Mao ng Cubao QC, salamat. Ayan, si Devil Jacko, Devil Jacko ba at Jacko ng Mineski X ay iisa? Seryoso bang tanong yan? Para mong tinanong na, si Sailor Moon ba at saka si Usagi iisa? Para mong tinanong na, si Saiyan Man ba at saka si Gohan ay iisa? Para tinanong mo bang si Dennis Sirius at si Denki ay iisa? Para tinanong mo na si Nico Pangilin at si Ice Frog ba ay iisa? Diba? Oo, yung mga ganun. Hindi ko ba? Mga obvious na sagot yan. Oh, naku, nag-stand pero nag-invisible mga kaibigan si Earth Spirit dito. Nopi pa nopi. Buhay ang kuya mo. Eh, nakaswerte siya sa Invis rundon doon. Pero tingnan natin kung sa susunod na mag-encounter. Oh, yun. Nakita ulit sila mga kaibigan pero mag-ibang mundo. Oh. Uy! Inatake niya, Nopi. Your ano yung clarity eh, ano naman si ano, ayaw siguro niya ng mga kantahang clarity. Oh, ano po.
Kopo, pero si Different Heaven walang buhay mga kaibigan. Pwede siyang gulungan dito, Jaco. Naglabas ang kanyang kasamaan. Gumulong ng pintis! Pero to Lion, nandun atis nandun si Lion. Pero to tingin natin kung sapat, ito nawawala na agad yung refraction. So yung nga sabi ko kanina, yung pantay lang eh pagdating sa akin. Kasi kayang i-out farm ni Jaco or ng Templar Assassin. Kaya niyang i-burst down ng isang Alchemist eh, kung gugustuhin niya eh. But the thing is, kaya rin siya patayin ni Alchemist kung ganyan, kung dadaan lang siya sa may poison. Dito kasi, sa ganitong klaseng matchup, hindi mo napipigilan yung katapat mo na umaman. Paano ko ba i-describe? Ganito na lang. May kaibigan ako dati. Katapat niya, Anti-Mage. Ba't dati na lang? Hindi na kayo mag-friend. Isang laro dati. Basta, sabi niya, kaya kumusta namin, kamusta offlane? Sabi niya, okay lang. Pagtingin naman yung Alchemist, yung Anti-Mage, yung Battle Fury na. So, in turn, wala rin siyang kwenta. Kasi hindi niya pinahirapan yung lane eh. Hindi ka nga namatay, pero easy life din yung katapat mo. So, automatically, ang kwenta mo kasi, kaya nga kayo magkatapat sa linya eh. Gawin mo namang impyerno yung buhay niya. Diba? Although, syempre, priority mo na mabuhay, pero hindi mo na napigilan yung Alchemist, yung kalaban na magka-item. So, ba't di ka nalang mag-big-T, diba? Hindi ba siya nakasabay sa item? Oo, ito gumulo ng dahan-dahan, mga tropa pips, nakita mo yung gulong niya, may pag-anon. May bato doon na, ba't hindi siya bumilis? Ewan ko, nag-swirling Benchu Hatsu technique siya eh. Oo, on trip yan eh. But anyway, shoutout sa tanonood sa atin ngayon. Tama po kayo, si Devil Jax nga ito, pero sa ngayon, hindi pa siya makapag-devil form. Kanina kasi medyo okay naman yung Batrider niya, sobrang bilis ng ano. At the 10 minute mark meron siya dong Blink Dagger plus 4 stop. But the thing is, nag-snowball masyado itong si Meepo. Pero tingnan natin dito next, kasi medyo hindi rin napipigilan sa farm ngayon dito si Different Heaven. So tingnan natin kung anong sagot dito ng Mines Games. Si Different Heaven di napipigilan ng farm, pero si Slug din naman nakakapagano si Kayfini. Ito tumitipis siya, tingnan natin kung nagagawin kayo. Nova. Makakagulong siya, hindi umabot ang stunini. Pero may sprout. Pero na sprouts. Dito dito ako may hex. Pero the body block. Vietnam. Vietnam is doing it, mga kaibigan. First blood dito ni Nature's Prophet si X Nova. So good. What? Going build. Only in Vietnam. Maxing teleportation first. Actually, only the Philippines kasi ganyan din ginagawa ko. Naku po, disaster. I don't know why. Pero, so Vietnam meta pa lang sumusunod ako. Pero yun nga, typical third tatlo. At least maganda nga naman yan kasi nakaka-backup siya agad. But the thing is, yun nga, ang usual build ng Nature's Prophet is maxing out that Nature's Call. Oh. Alam mo, kailangan mo sagutin yung Call of Nature. Yun yung ano kasi dun. May pag di mo sinagutin, din nagkalat ka. So anyway, pa-shoutout daw sa kay Crash. Binati ko na yan, hello. Ano to? Kaya kong baguhin ang buong loob ko para lamang sa'yo. Nanonood siya ngayon. Sana mapansin to nila Kuya Denki at Kuya Binra. Binati na nga kita eh. Alam mo, Loris, pagbigyan mo na yan si... I'm gonna hurt you real bad. Huwag mong pakinggan yung pangalan niya. Yung... Eh, pangalan mo kasi. Paano ka pagbibigyan eh? Kung pangalan, I'm gonna hurt you real bad. Oh, just me, Marimar. Pangalan mo dapat, I'm gonna love you real bad. Hindi yung I'm gonna hurt you. Hindi, I'm gonna love you real good. Real good ba? Real bad, hindi negative pa rin yun. Kaya hindi ka naman ego eh. Si ego lang naman gumagana yung mga ganung kaso. Pero anyway mga kaibigan, payaman para kay Kayfini na obtaining the hand of Midas. Mukhang gagawin niya. Ginawa niya ginto, yung malaki. So, pero hindi namatay. Anong naging ginto dun? Yun, nakita mo naging coins. Hinigop niya. Naging coins nga pero yung bangkay nandun pa rin. So... Wala. Ice Frog, the logic is real again. Ice Frog, ano ba yan? Kasi typically, pag ginawa mo Hinted Magic, at maninigas yung magiging ginto. Pinapatay mga kaibigan, si New Jersey Net, patay na. New Jersey Net. Na pala ngayon. New Jersey Net. Sobrang tanda ako na kasi. Actually, ako rin. Ay, mga bata ngayon na inaabot, New Jersey, ay Brooklyn Nets. Kasi, alam mo naman, mga finals, nagiging fan lang ng NBA pag finals. Pag finals na, biglang akala mo naman talaga, fan ng Golden State fanboy since finals. Pero to be fair, tama naman yung sinabi ng kaibigan ko dun eh. Fan sila ng bagong lineup, hindi nung game. Pakialam mo naman. Pero ito na, si Death Bebo, mga kaibigan, kinakanti dito. Si Stark galit na. Meron pa siyang ulti, pero tatapos siya anticipating a possible Lion. To impale ano na kulong siya stay in the trees. Pero tingnan dito ang Lion tumigil sa pagtatakbo, sayang. Salve almost but no cigar. Pero okay lang yan, meron siya ditong Shadow Dance again. One of the most broken ultimates in the game in my opinion. Yes, tama ka dun. Heart of Tarrasque, free
invis na hindi na ko kontra ng gem or any detection, ano pang kulang? Diba? Actually, para sa akin, talaga napaka-OP niya. Kasi, actually, sasabihin mo sa mga nakakainis, lalo na kung faceless void of late ka, you will chrono him, tapos sasaktuhan niya ng ganyan. Hindi mo ma-reveal, oh my goodness, sayang ang ulti mo. And, pagtapos nung ulti mo, you will gonna die, surely. Pagpapali daw yung crush ni paring John Mark 06 na si Bianchi, ka ba? Crush mo pala si Bianchi, bago yan, alam mo. Ano lang, ikaw lang atang may crush kay Bianchi. Oo, ikaw lang kasi. Ikaw lang, oo. Oh, wala akong nabalitaan na may crush kay Bianchi. Wala, wala talaga, wala pinabalik sa akin. Hindi nga nga tasikat si Bianchi, sino ba yun? Oh, hindi ko nga namin kita yun. Actually, 1KMMR na ata yun, kaya di namin naririnig siguro, nasa 1K. Sabi ni Gideon 5, pasabi naman daw kay Bianchi, makikipagbalikan na ako sa kanya, pati na kami. So, ganun ba yun? Pagpati na kayo, makipagbalikan. Pero mamaya na yan, yan kasi ito. Nova, grabe ito naman. Ito na naman po tayo, mga kaibigan, Mineski X. Pinasa ni right click ano, na matay. Nalambot siya doon at yung tower finishing of the job. Meanwhile, extinct! Extinct alay niya! And this time around, it will be Tengku who's making the show with a double kill. Nasaan si Different Heaven? Nasa ibang dimension. Nagfa-farm. So, oh my G! Akala ko kanina, inisip ko naman dito, might be a comeback or maybe a statement from Mineski X. Bigla silang babawi dito. Now with proper heroes, pero hindi. Same deal as of game number one, next generation from Vietnam being the dominant force. versus Mineski X. Pero gusto ko talaga yung lalaki dito na ano eh, ng Vietnamese team kasi hindi lang isa yung nag-i-step up, actually Different Heaven kanina na siya yung nag-step. At nakakita pa ng stack, oh my goodness, oh, so nakakanakawa pa ng stack ang kuya mo. Naku, Popeto, kinatingin niya Queen. Si Kay Feeny, abante na dito. Nasa si Devil Jax. Naku, hinex agad, that, pero buti na lang. Buti na lang. Maliang glundag. Pero okay lang yan. Pina-surge. Stun, bago ako mamatay. Pero ayun. Winter dito will be getting that kill. That's it for the meantime. 4-2 ang score. Let's check the net worth. Na kay Devil Jax naman, medyo okay siya. Kasi napupula siya dito. Na-stack siya ng malaki. Doon sa Ancient now. Tapos na siya mag-clear ng stack. So, talaga 5k in the lead. Pangalawa si Alec Miss na medyo hindi naman surprising yun kasi alam nyo na sa third screen eh. Oo nga, but anyway, Blink Dagger is now up and running. Hindi pala Yasha. So, they are actually thinking, Jaco is thinking na hindi madali ang laban. Kaya kumuha siya ng ano. Kasi usually Blink Dagger, 'di ba? Kapag lamang na lamang kayo Blink Dagger. Pero ngayon sabi niya, hindi, Kuya Deng, si Yasha muna. Yasha into Desolate. So, patingin ko lang dito si VLVG. Kamusta lahat? Lalo na sila Kuya Dengke at Vietnamese doing well. Oo, surprisingly, Vietnamese is doing it. Kasi, surprising talaga yung mga pinagagawa nila. Pati yung meta nila, kakaiba. But it is effective, ha? Nakita mo naman yun, so level 1 lang yung kanyang Nature's Call. Kasi ginagawa niya, pagkasama nung Sprout, yung labas, ginagawa niyang puno para maging pang-block. So, good, good move coming in. From Tengu dito, kumbaga, yung mga ganong klaseng mga mechanics ng laro. Hindi mo medyo maano kasi iba, actually talaga masyadong kumbaga ang iniisip kasi Western teams lang nagde-dictate ng meta. But the thing is, kahit naman sino pwedeng gumawa ng sariling meta. Basta sa tingin, lahat naman kahit sabihin mo sabihin, hindi binubuo yung item dito. Katulad ko, support Draw Ranger, di ba? Oo, di ba? The Shaper of, ako support Invoker. Shaper of meta ang Kuya Dingin mo. Pero kumbaga, alam mo, hindi lang lang, hindi naman lahat kukopihin mo sa iba. Kasi aminin, sa totoo lang, yung mga yon nag-umpisa rin lang naman dahil sa mga nag-try, di ba? Actually, kailangan talaga medyo subukan mo. Marami naman yung, marami namang strat dyan na marami ka pang pwede. Kaya nga alam mo, si Iceberg siguro nagpapatch eh. Kasi, i-explore nyo naman yung iba. Kunyari, medyo ina-abuse si Joker, ina-abuse siya. Nalulundag ba siya? Nangyari kay Slark na baliw, hindi tumalon. Kundi, hinarap ang galit. Sa matalo, sumagot na si Jaco, pinatay niya. Si Different Heaven preventing him to have that easy farm. Pero problema, may relic na siya. G-Ninger, si G-Ninger, napakaganda ng ward na ito, lang Mineski X. Pero dating is kaya na i-deward. Pero ito, ina-abul. Ito na yun. Oh, kulang pa, Jaco. Kulang na kulang. Pero mahuli siya. Ito naman po, i-sprout. Tapos, gagawing puno yung... Wala na. Pero meron siyang regen dito. Pwede siya mag-melt as regen. Exactly.
natin kung gagamitin ba yan. Mababasaan na ba siya? Mababasain ba siya? Tumatapo kaya pala nag-abang ng backup. Tumulak dito para ma-push out. Pero to, wala na. Wala na siya. Napakaswerte naman ito. Kakakuha lang yan ng Regen. Ngayon meron pa siyang haste rune. So probably dapat umatrasa dito yung ano. Kasi delikado talaga pag si TA ang may, ano, eh, may haste eh. Oo, papasabugin ng pecha mo niyan. Ako po, ito na. Ito na ang unang biktima. So nag-XX na dito ang ano, ang hinesigil lang kanilang tropa na umatras ka na, kaibigan. Ako, ito si Magical ang pagkitripan dito, pambawi ng hiya. Isang kill, Jaco would be killing him and probably this would be a push. And he needs a Desolator ASAP. Feeling ko kailangan niya ng Deso para mapag-solo Roshan. Samantalang nasa na si Darkseer. Kamusta naman si Winter? Okay ka lang ba, Winter? Okay lang daw siya. So, ayun. Ito, uy, dalawang lane yung kanapong push dito ng Inesilvish. Oh, probably good for them. In, ano, pero ito, na-deny yung na-deny, pero okay lang yan. Kasi gold is still gold, diba? And the mere fact na wala na kayong Torres sa may taas, meaning, walang makakapag-TP ka agad, diba? For backup. Except for maybe si Tengu, pero that's it. Tugo pa siya dito kay Phoenix and actually jump in. Hindi, lumayo siya. Takot sa gera. Alam niya na may hex siya dito. Alam niya na ma-stunlock siya. And maybe anticipating na meron pang finger of, Ginger. Alam mo naman, si Slark is a very squishy hero. Lalo na't kung magi-Ginger. At last, tamaan siya ng huling charges ng Wrath of Nature. He will probably go down easily. Oo, so yun lang pala. Pag tinuro siya ni ano, Turo of Death, tapos yung Wrath of Nature. Oo. Probably dead. Kaya nga litong buhay. At hindi mo na magkakaroon ng ano, chance para ibato yung ulti. But ayun, Radiance now. Ito na song si Different Heaven. So, medyo magkakaroon na ng problema dito si Jaco. Exactly. Kasi sobrang mawala kagad yung anya dun eh. Mawala yung refractions niya eh. Pero ito na mga kaibigan, sulong sa pagsalubong. Stanini pa sa kanya, binasa. Nagtago siya, trying to do for a flag and blink. But he cannot blink out dahil nasa loob siya ng proximity ng Radiance. And he's gonna be killed by the DOTs. Different Heaven. Just having the right heroes at the right time. Actually, yun nga sabi natin, sabi ko kanina, early stages of the game, medyo pati. Pero pagdating ng Radiant Speak of neto ni... ano, medyo nasa side niya na yung labang. But, kung makakapag-early Deso dito, kaya niyang i-burst itong si... Exactly. Yun lang naman eh, kung ang hindi mo mare-regen ang isang ano damage, kung mababurst out mo eh. Oo. So, Deso dito, but yung problema dito is bumili siya ng Blink Dagger. Ang ano dito, ano eh, kumbaga parang kailangan pagtulungan si Alchemist, pero mamaya na si X-Nova mga abin, nagkamay na naman ang nilikuhan siya, tuloy ang napag-tripan. 9-5 ang score. Next generation, mukhang ito na nga ang panibagong henerasyon ng mga Dota players sa buong Southeast Asia. Kabahan na kayo, Secret. Kabahan na talaga kay Secret. Diyos mio, maraming strat na nakatago or ano eh, itong... Ano, kasi actually, yung mga strat nila talaga unusual eh. Pero tingnan natin dito kung ano, sa game na to, effective itong strat na pinapakita nila. So far, it's working well. Tingnan mo naman, napugo dito. Slark, kahit na meron siyang Hand of Midas, nasaan lang siya? Third place. Pagdating sa farming. Kaya parang gumagana naman kung dapat gumana. Datbibang mga kibete naman ang Stanini dito. Nag-blink out si Jaco dahil natakot siya bigla. Baka isang hex lang siya eh. Oo, actually isang hex lang talaga. Lalo na specially nandiyan sa vicinity si Alec Mist. Yung walang magagawa yung refract niya. Diyos mio, iintayin mo lang maubos yan. Then Ginger, you're dead. Kaya nga. At may nagkatulong dito kung may posibilidad daw ba na magkaroon ng live coverage sa TV5. Ito lang masasabi ko sa inyo. Abangan nyo. Hindi pa payag si Kuya Tenki na hindi matibig. Oh, ano yan? Ayan. Oh, pero ayan. Ito ba? Ito lang ang tanong dyan eh. Kung okay lang ba sa inyo na ang mapanood nyo eh ako? Diba? Oo eh. Diyos ko, marami ka ng fanbase Kuya Tenki. Mga, make it 1 million followers ka mga na eh. Mga one. Nanay ko pa yun. Pero mamaya na yan, kulong! Para kay Tengu, mga kaibigan mo, si Tengu ay kukuntingin. Huli ka, Balbon! Nag-Rat of Nature just in the nick of time pero kulang ang DPS. Buhay pa rin dito si Slark. And that Slark would be getting a possible... Hindi. Baka Shadow Blade. Tignan natin dito kung ano Shadow Blade. Hoy! Oh! Ang ganda nun! Nakita mo yung swap into basa-basa? Basa-basa. Oh! Grabe, Shaven! At biglang itinuro siya mga kaibigan the Ginger of Death. So, it's a Nature's Prophet for a Templar Assassin. So, not a good trade para dito sa
Mineski, yes, they're, ano eh, nakakakuha sila dito ng pick off. But the thing is, yung mga core din nila dito or si Templar Assassins na pick off din, which is hindi maganda. Mm-hmm. So ngayon, nahuli si Devil Jax eh. Pero talagang ang problema dito is, hindi takot yung NG magbito ng skill. Look at how trigger happy they were. Dahil lang nila dito, si Devil Jax sabi na, tara, pagpipa na yan eh. Pag ganun, yan yung mga tipo ng team na walang nating to lose eh. Walang takot na matalo. Game lang kung game. Patuloy to. Nakalundag na siya. Actually, same lang din yung... swap! Pinasaan! Instant dead. Look at that! Ang sabi ko kanina, a finger and probably a nature's rat could definitely finish Slark. But the thing is, kitang-kita mo naman, Anchor Smash is enough. Pero may mga stun, syempre. May mga iba pang dami. But Anchor Smash, ang laki pa actually ng buhay niya dun. Makikita mo sa health bar. Pero ang squishy nga nung hero na yan, which is... binaan lang sa basic eh, ng next generation eh. Chill lang! Stack those stuns, stack those crowd controls, yung mga disables nila, may mapapatay tayo. O walang kailangan drama, walang kailangan lande, walang flashy-flashy mga forma-forma. Kung G, ganun, yan. Itingnan mo yung miss ko na Dota eh. Yung walang halong lande. Pero to, sabi nila wag na tayo magpatumpik-tumpik, mag-roshan na tayo. Kahit wala pa tayong Desolator, but this would take a pretty longer time to finish. Lalo na itang pumapalo lang dito eh si Jaco, so they probably need Slark to rotate here para pumalo. Pero tingnan natin dito kung maka-anticipate to ng NG. Siyempre, actually, hindi nila i-expect na maglalakas loob, mag-roshan itong Mineskix. Dahil lamang eh, lamang sila sa mapa, so hindi pa expected nito ng ano, ng... Roshan is probably dito napatas agad si, ano, si Heaven. Oo, natakot. Pero okay, nakuha na ni Jaco ditong AG, so big deal. Para sa Mineski X, na meron silang assurance tool dito to actually, ano, fight back. Actually, hindi mo naman kailangan ibigay kay Slark yung Aegis kasi hindi naman basta-basta napapatay si Slark na basta-basta. Pero ito, Shadowblade is na online, pero niyang pitasin si Different Heaven, hinuli na niya. Merong ulti, pero tingnan mo, napaka-tanky pa dito ni ano. Oh, yung courier na lang ang pwedeng almusalin, pero niya po, hinahabon ang courier, bakit niya ganun spating? Oo, pero dito, si Tengu, ba't siya tumatakbo, sinusunog ka dahan-dahan, may tumitipin ka kampe. Wala na silang dash. Sino yung tumitipin doon? Si Lion ata. Lion, boots of travel? I don't know. Si Alchemist, Alchemist. Actually, pwede yun ha, viable yun, okay yun. Yun. Pero wala nga lang silang detection doon to reveal Slark. But the thing is yung ating effective. Yun nga sasabi ko eh. Yun lang talaga ang hinihintay eh. Hinihintay lang talaga na kapag nagkaroon na ng ano, ng Shadowblade, dun sila gagawa. Pero so, Different Heaven right now, really fat. Meron na siya kagad na Manta style. 19 minutes pa lang yan. And yung naka... Ang daming kinukumi dito. Tingnan mo na, ito si Slark. Naka-invisible. Tingnan natin dito kung anong gagawin plano nila. Kasi nandito sila halos lahat eh. No. Na-silence dito si Dante. Oh no, Jaco taking lots of damage. Vacuum Ball into the epic Tidehunter Ravage. Killing 4. At yung nag-wall of replica. Ito na ngayon. Pinapaliguan. And it would be a repeat. 5 kamote. Oh my gulay. At ubos na naman po ang Mineski X. Anong nangyayari, Kuya Dengki? Explain saan nang galing tong Vietnamese team? Bakit parang pang TI5 yung galawan nito mga to? Tapos ito namang Mineski X pang TI. What is happening here, mga kaibigan? Mineski X, the fan favorite in this tournament. Nalulusaw ng isang... Hindi ko sinasabing nobody ah. Unknown Vietnamese. Sa Vietnam kasi guys, sa mga nagtatanong, it's a lol country. Magkasama sila Taiwan. Yan, yung mga lol country yan. Pero, who would have thought na merong sumunod sa yapak nila Misa? Actually kasi, medyo lahat, halos lahat ng ano country na sabihin mo, ilang yung country nila. Korea, they have, ano, nakilala sila by their StarCraft and ano eh. Hindi ba K-pop? Hindi. Sa esports. Sa esports. So, nakilala sila sa ano yung mga StarCraft Overlords. Diba na tingin? Ayun! Mamaya na yan. Pero tinamaan yung si... Tinamaan ang magaling. Tinamaan ang magaling si Magical doon. So, back to the, ano, so sinasabi ko kanina. Yun nga, medyo lahat ngayon ng ano, nagta-transition na sila eh. Dota, ang laki ng pera ata dyan. Saka, medyo parang madrama and competitive ang Dota. So ayun, medyo all ano, yung mga ibang bansa na kung saan lang sila magaling, hindi na, nag-ano sila, nag-explore na sila ng game, which is Dota 2.
Kaya nga, samantalang tayong Pilipinas, since birth, andito na tayo sa Dota scene, pero hanggang ngayon, eh, cute lang. Kuya! Oo, pero balang araw, siguro dating tayo sa mga panahon, yung mga tipong, ano, mga matatanda na sila, ano, sila Dendy, matatanda na sila Papi. Si Phil talagang, si hindi Phil, na baka, yung may arthritis na yung kamay, masakit na, hindi na yung mga tipong Dota 3 na, Dota 3, yan, Pilipinas, it's time, guys. Nararamdaman mo man. Dota 3 tayo, guys. We can do this. Oh. Yung mga tipong pag yung internet natin mabilis na. So, bae, tama nga. Dota 3. Dota 3. Dota 3 is it. Yung mga tipong nandito na si Jesus Christ, yun. Pagdating ni Jesus Christ. Bruh. Why, bruh? Yun na ang oras para manalo. Dati na dito. Nako, Blink Dagger na ang Kuya Tay Dahan. So, that bebong. Kanina pa nga, wala pa siyang Blink Dagger. Napakaganda ng initiation niya. But the thing is, now with that Blink Dagger, ano pa ba ang damage na magagawa niya dito? Tingnan natin ito, gusto atang pitasin ni ano, si Tengu. Pero nakaamoy si Tengu rin, no, mga kaibigan. Meron siyang Orchid Malevolence. Nagpakitlat na lang bago siya ma-jive at sa Academy. Sino ba mauuna? Si Slack may ulti. He is now tipping out. Ravage! Ravage! Hindi niya ginamit. Hindi na kailangan ni Commit yung Ravage yun. Kasi malapit na mag-teamfight dito. Kasi kumbaga, ang ano na ito, kanina, ang ginagawa lang ni Just Rapid, they is pushing out the lanes para makapag-push sila sa mid lane. But the thing is, yun nga, sinalubong siya ng isang east ng maliit. Pero ito, maganda naman yung ginawa dito ng, ano, ng Vietnamese na hindi ginamit yung ulti. Ang di ko maintindihan dito sa Miniskex, they need to end this game once and for all. Alchemist to eh. Ang Alchemist, ano to, payaman ng payaman. And if you're not willing to check or even finish the game as fast as they can, tatalo nila item war pa lang, luging-lugi ka na sa Alke. Kasi pansinin mo yung net worth dito ni Alchemist is almost mag-20k na, which is very scary. Napakalayo ni Slark, oh. Doble. Oo, eh magdoble ng net worth niya. Nakamaitas pa si Slark niyan para pa pag wala, di ba, mga 10 years ang pagitan. Oo. So, baka kaya nang bali niya yung bill, ano eh, mga pag-may-ari ng kuwang. Oo, so exactly. Alchemist is really on a different heaven right now. Kung saan man to gusto ko mapunta. Mukhang madali mag-farm. Mukhang madali buhay. So, sana in real life may Midas, may hand of Midas. Pag may hand of Midas sa toong buhay, walang mga nakakalat ng mga hayop sa kalsada. Oh, lahat hinawakan na kahit yung mga pusang ligaw. Just ikaw, hindi. Ikaw convert mo siyempre mga lamok, mga langaw, gano'n. Mga langgam. Iba sisira pa rin yung ecosystem nun. Pero, ayun, mamaya na tayo yan. Eto na, Different Heaven leading the charge. Dalawa silang mataba ni, or malaking halimaw neto ni Dat Bebong or Levy at ang tayo dati. Pero ito, Laku Tengu. Tikna! Ex-Nova dito, kumulo ka. Silence ka nyo ni Israel. Oo, pero ito pumupush na ang NG. Different Heaven in the lead right now. Siya ang nasa unahan at walang magawa dito. Ang Mines, yes, kundi manood lang. Nahabong inawa sa kanilang mga base. Where is the blink-in? Mula kay Dat Bebong, it's a quality Ravage. Ito, magkakatabi na ho. Nagpepresento na ho. Lag-araw sa Vietnam, mga kaibigan. Later, hindi pa kami naghahanap ng awa. Especially, ano eh, mukhang may plano dito. Pero ito, nice job. Jango going in. Pushing his head. Ravage was used. Dark Sirius has been dropped. Ano gagawin ni Jango dito? Pero ito, grabe, pinapakita dito ng Vietnamese Dota. You have your BKB, pero ikukulong kita sa loob ng puto. Pero maganda! Maganda pwestuhan dito mula sa Mineski X. Oh my G! So it's a 3-4-2 in favor of Mineski X. Oh, exactly. Pero ito ang ginagawa. Nabababa ang Crackers. So si Tengu nga nito dito. Hulihin na yan, pero nawasak pa rin ng Rocks. But it doesn't really matter. Double kill para kay ano, kay K. Feeny. Oy! Pero problema, Jaco can't really do anything. BKB lang ang puunan na wala pa siya ditong Desolator. He needs that damage to kill Different Heaven. At kita mo naman, kahit nagkamatay-matayan yung mga yung next generation, wasak pa rin yung Rocks. So at the end of the day, mission accomplished pa rin sila. Oh, actually, yun lang naman talaga yung plano. They're taking objectives. Kagaya na nangyari kanina. Actually, hindi pala. Kanina kasi, their objective is killing, then pushing. Then ito, hindi eh. Kumbaga, inaan lang nila dito. Kinokontrol lang nila dito yung pagpapaan ni Jaco. Ang ganda ka nung ginawa ng Nature's Prophet eh. Katulad ng nangyari dun sa laban ng EG versus ano. Liquid. Ina-isolate lang niya itong si, you know, by using that ano, Sprout. Kasi naka-BKB ka nga, pero hindi ka naman makapalo kasi short range lang ngayon si Templar Assassin. Eh, ano ko din. Oo nga. So anyway, mga kaibigan, may nagtatanong sa akin dito kung ano daw po ba yung MMR ng mga nandito sa NG. Ewan ko nga kung sa Vietnam may MMR eh.
Hindi ko alam kung inabot sila ng teknolohiya na kaya. Oo, kakalala ko. Alam ko nga, walang internet sa PC niya. Hindi, joke lang. Marami naman ngayon. Hindi ko alam, may kuryente sila eh. Pero ito. Yo, alam ito, si X-Nova na huwi na naman po. X-Nova! Uy, pero may pag-alabang iwan. Uy, bawang crackers ito, right click. And right now, kay Finny. So, na-killing spree. Killing spree din si X-Nova. So, ito na ba ang pagbawi ng mga ape? Mukhang di ata tayo uwi na maaga dito. Game 3 ata ito. Tignan natin, tumi-TP out. Si Dat Bebong niya, right click. Hindi sayang, vacuum pa lang yun. But the thing is, it's not enough to stop Leviathan Stevie. Pero ayun, hindi natin ito. Payaman pa rin ang kuya mo dito pa upline. Nako, Diyos mayo. At a 23k net worth. Medyo nakakatakot ang nangyayari dito sa Alchemist. Oo nga. Pero alam mo talaga, bumibil ako sa NG. Manalo matalo para sa akin. NG deserves a second look. Basta hindi lang sila magbago ng lineup kasi sobrang solid nito ngayon eh. Dat Bebong, patago. 2, 1, second, binasa, nice stun. Ayan, na-ulti pero may Regen, so isa Regen. Oy, hindi tumama yung ano. Regen para sa Regen, pero tingnan dito kung sapat, wala ba silang rejection. Ayun, sobrang bilis kung malaw neto ni KV. Pero ito tinamama ng stun. Go, pero man. Ganda ng pagkakatiming, oo. Samantala nito, tingnan ko sino pinag-tripan. X-Nova. X-Nova, oh no. X-Nova, just... Hindi pa na siya nag-bypack. Nakapatay lang siya kanina. Pero ito, Stark coming back from the ball game. Ito, Roshan na ito. Usap pa rin si Pushin. 1, 2, wala. Nagbago isip. Easy, he might be hex. Actually, 5 man ang Lando. So, kung tatry pa niya patayin ito si Pushin, nako yun. Mukhang naghahanap ko siya ng sakit ng katawan. Anyway, second Roshan coming in. This time around to be on NG's terms and favors. Kay Different Heaven mapupunta ang second life. Nakita ko yun, Aether Lens para dito kay Witch Doctor, pampahaba ng tutut ng Castridge. Siyempre, pampahaba ang tutut, masaya ang laban. Kasi siyempre tatagal pa eh, di ba? May chance pa kayo manalo. Tama yan, tama yan. So, ito na. Again, this will be a high ground push para sa NG. Kasi meron sila eh, they got all the items that they need. Tignan mo naman si Alchemist. Full slotted ng kuya mo. So, Different Heaven, hindi siya nagpapabuha dito nung early stage lang. Siyempre, is an alchemist, is an item. But now, ito na, pinapakita niya na hindi siya. Sabi niya, siya na daw, siya na talaga. Ayan na po. Mga kaibigan, kumakatong sa pintuan ng Malaysia. At ano ang gagawin ni Devil Jax? Ayun, pinatay niya kaagad yung mga illusions. Good job. The thing is, wala ka na refract for 9 seconds. Pero wala, hindi sulit yung refraction eh dahil sa napaka-katena acid o acid. Look at that, nasa harapan lang siya dito and they can't even contest this. Kita mo, medyo pinapalo lang yung base mo. Ikaw, anong gagawin mo, Denki? Sinisira yung pintuan. Ay, maghahanap na ako ng LOL account. May LOL ba kayo dyan, mga pagganan ako? Mag-Dragon Nest na lang. Pansinin mo, tiyan mo, binama. Wala, oh. Rage Rocks being destroyed by Different Heaven. And wala silang mag-Odi. Pero ito, nagbata, naging bata na. Oh, ito, huli na si Different Heaven. Nagpa-bounce si Marino, bounce si Reno. Pero makate! Makai pa rin, oh my gulay. Tinamaan ng Wrath of Nature. Patay din si X-Nova. Oh, swap. Sa dito, nang nino, pinagtutulungan. Oh, Ravage on 2! And automatically, ubos ang Mineski X. Grabe! Oh, nastun si Devon Heaven sa sarili niya. Pero doesn't really matter! Okay, umakakita dito sa taas si Dat Bebong and they're signaling that top lane. Oh, hindi. They're signaling this to Oh, nakita mo yun. Kinansalin Devon Heaven because he knows and a GG would be called! GG! And what the hell has just happened? The possible winners for Southeast Asian qualifiers in ESL 1 Manila being dropped. Out, get round 1. Ano ano yun? Winter. Si Winter. So, taring ba? Nalaglag. Tama ba? Taring ang nanalo. Ano ba sinanalo nung game? Hindi ko na maalala. Nag-amnesia ako. Oh!